Dapat naman talaga natin ipagmalaki ang sariling atin. Kasi kapag lokal na mga produkto, artists, pasyalan, syempre, ang mga OFW natin, ang bagit natin, di ba? Aba, talaga number one. Number one po yan. At syempre, sa usaping negosyong Pinoy, lalo pong lumalago ang mga negosyo natin, di ba? At kapag nangyari po yan, lumilikha po ito ng mga trabaho para sa mas nakararami, sa mas maraming mga Pinoy. At ang pagbebenta ng local products nga po, ang ginagawa ng susunod nating panauhin na talaga naman nakakabilib. Nagagawa niya po ito sa sarili niyang tahanan, aba, habang nag-aalaga sa kanyang mga anak. I-welcome natin sa Net25 Studios ang ating mompreneur na si Miss Cheyenne Marie Tamang. Good morning! Morning! Happy morning, New Year! Good morning po! Hi, Cheyenne! Bumati ka naman sa ating mga kababayan. Maganda ang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maganda umaga, Cheyenne. Good morning po. Maganda umaga po. Ayan, maganda umaga. Parang nagtatagalog yung Filipino tayo. Yes. Kasi proudly Pinoy ang ating mga produkto rito. Ha. Si Miss Cheyenne, ay narito para pag-usapan siyempre ang kanyang story, ang kanyang business story. Di ba? Kayo isang housewife, you're a mother, at habang kayo nag-aalaga nga ng inyong mga anak, eh, napalago niyo po itong inyong negosyo. Maaari niyo po ba ikwento paano tayo nagsimula? Nagsimula po ito nung February ng year 2022. Mm-hmm. 5 months pa lang po ako nung nanganak ako. Mm-hmm. Then nag-start po ako habang nagbabrowse sa Facebook. Nagtingin-tingin ako, nakita ko na pwede pala akong magbenta ng mga produkto kahit nasa bahay lang. Oo. Ang gagawin mo lang, may online transaction lang. Oo. And then bibigyan mo lang ng instruction yung gagawa. Yun po yung mga gumagawa ng mga, may mga raw materials na po silang ginagawa. Mm-hmm. And then, nag-o-offer po sila ng service. Mm-hmm. Na, ma'am, ito, bibigay mo itong design na to, yung label, babayaran niyo po kami. Kami na po yung magpapak. Tapos, na. Ipapadala po sa bahay na hindi nyo na kailangang lumabas. Hindi nyo na kailangang pupunta ng Manila. Hindi nyo na kailangang pumunta sa iba't ibang lugar. So, dadali na lang po sa bahay. Delivery po. Isang free delivery din po. Pwede rin. At syempre, ang produkto na yung binibenta ay itong mga locally made na mga, may mga vegan, healthy snacks, yes, vegan products, at kung ano-ano pa. Mula sa savory, yung mga nakakain natin, medyo nag-diversify kayo sa mga ito, mga insecticides, yung mga repellents, di ba? Yung mga insect repellents, yung mga natural skin repellents. Meron ding coffee, meron kayong coffee line, at meron mga peanut butter series, at kung ano-ano pa. Paano pong nagsimula itong inyong negosyo? Saan po kayo, anong particular, unang particular na produkto kayo unang nagsimula? Una po yung sa coffee po. Kape, ito po. Opo, yung coffee. Kasi nga, coffee drinker po ako. And then araw-araw, yun nga, mahilig kaming magkape. So sabi ko, bakit kaya di ako una-una muna magbenta ng kape? Oo. Yun yan. So nag-source out ako sa Batangas, oo, sa Baguio po, yan, sa Sagada. And then, una-una ko naging produkto yung coffee bag po. Yan, oo. Yan, coffee bag. Ang ganda na pangalan kasi nga, tamang sarap, tamang brew, di ba? Tamang negosyo, tamang brew, di ba? So ito, coffee bag, kasi ang kagandaan kasi nito, hindi nyo na po kailangan magdala ng kutsarita sa office nyo, for example, sa work. Or ano, kailangan nyo pa ng creamer or ng sugar, kasi ito, kailangan nyo lang ito, tsaka yung tubig nyo, tsaka yung mug nyo. Meron na kayong kape. Kasi ito, dire-redefine niya ang konsepto ng 3-in-1. Hindi ba? Kasi di ba meron na siya. Instant chef. Flavored na po siya. Meron po kasing customer na gusto walang halong coffee creamer, walang halong sugar. Yun lang yung talagang aroma ng kape. So di ba hassle ho, pag ground coffee ang gamit mo, kailangan mo pa magpakulo ng tubig, kailangan mo pa ng filter. Pa. So ito po, ilalagay nyo na lang siya. Yun na yun. Sa coffee bag siya. Good job. And then, mula riyan, ano nangyari sa kwento mo sa inyong negosyo? So, yun po, yung mga anak ko, gusto nila lagi ng snack. So, instead na binibigyan ko sila ng mga chips, oh, na alam naman natin, hindi healthy. Okay, masarap, pero after doon, nagkakasakit yung mga bata. So, yun nga po, mahilig kami sa mga vegan food. Ayan, yung mushroom, chicharon. Meron din po kaming kampong chips. Ang swerte naman ng mga anak ko sa bahay. Anytime, meron silang access sa mushroom chicharon. Opo, so meron po yung mga iba't ibang mga flavor. May salted egg. Yes. May cheese. Yes. And ito po, garlic parmesan. Garlic parmesan. Nice. And then po yung pinaka-latest, dahil nga dapat may gulay din, bukod sa may mushroom, may
may mga mixed vegetable, ito naman po siya. Yan naman yun. Oo. Okay. Interesting ito kasi it's one story, ibang istorya. Isang istorya kapag halimbawa nag-focus ka, nag-umpisa ka sa isang negosyo, gusto mo mag-focus sa kape. Mm-hmm. Pero ibang istorya siya kapag nalalaman natin ang iyong coffee business ay nag-diversify. Ibang disiplina naman itong negosyo nito kasi mga snacks naman ito. And then meron ka namang mga yun non-food, hindi ba? Paano mo pinagsasabay ito? Anong advice ang maaari mong ibigay? Kasi nag-diversify ka eh. Mm-hmm. Di ba? Na food to non-food. Anong sikreto natin dyan? Na maaari mong share, ha? Kailangan po analyze syempre yung market. Oo, aral. No? Opo. So, instead na... Siyempre, pag sa social media, lahat ng klase ng mga kung ano-anong news na ikita mo, ma-stress ka lang. So, why not na mag-search ka ng mga new products na pwede nating ibenta sa ating mga kababayan na nakakatulong ka pa sa ibang mga, tulad yung mga suppliers natin, natutulungan ko sila and at the same time, natutulungan nila ako. Mm-mm. Tapos, siyempre, binibenta natin product healthy. Kumbaga, ini-influence natin yung ibang tao na, yun nga, ma-promote yung well-being. Ama. Ito yung kumain ka tapos nagkasakit ka. O hindi, diba? Yun gumawa ka lang, nagbenta ka lang. Oo, hindi ka naman nakatulong. Yes, diba? Kailangan gusto ko kasi yung pag nagbenta ako, nakakatulong ako. Ama. Na pag tinik ito ng mga customer natin, healthy to. Mm-hmm. Makakabuti tamang ito sa katawan natin. Tamang kalusugan ang ibibigay, di ba? Tamang kabutihan sa kalusugan ang ibibigay. Mm-hmm. Ngayon naman po, so yun ang tanong eh, di ba? I'm sure na-appreciate yung mga kababayan natin yung ganung tanong, di ba? Paano tayo mag-diversify kasi iba't ibang disiplina ito. Ikaw ba, ang nakukuha ko sa iyo, ang takeaway nito hindi ka nagre-rely lang sa mga online-online na mga sinasabi ng mga tao. Ikaw talaga, you went to the source at ni-research mo siya. Yes, tama po ba? And then tinatry ko po muna bago ko po ibenta. Mm. Kasi ayoko rin naman na magbebenta ako, tapos hindi naman pala maganda. Ayoko rin na niloloko din yung mga customer tama, ko. So, kailangan honest din tayo opo. Na maganda talaga. So, sino-sino mga sektor ang natutulungan natin? Maaari nyo bang actually po, mga senior opo. Po. Opo. Kasi syempre po, may mga senior na hindi naman pwede sa kanila ang kape. So, pwede po itong mangosteen, malunggay, and corn coffee. Pwede nice. Rin po ito sa mga nagpapa-breastfeed. Opo. So, ito po, saan nyo po na-source to, ma'am? Mindanao po ito. Galing po ito ng Misamis Occidental. Ah, Misamis Occidental. Oo naman. Oo. So, doon sila talagang so, may isang sektor doon, mga grupo, mga community rin na natutulungan mo. Gumagawa sila at bibigyan natin ng trabaho. Yes, ito po. Opo. Next naman po, yung sa, ito po, no, yung sa neem oil. O neem plant. From so, neem plant instead yan. Na mga chemicals ang inilalagay natin sa pets natin and plants, kasi syempre may effect din yun sa katawan natin. So, ito po, galing po ito sa oil ng neem. Neem na plant. Opo, yes. Yeah. Mahusay yan na repellent. Matipid ito po ito yan. Kasi dinidilute naman siya sa water. Opo. Ito po ay ginagawa po ng mga kababayan natin opo. Mula po sa anong region, anong lugar naman po ito? Ito po ay sa, dito po sa may north area po. Okay, so opo. Mga sa north, mga locos, sa norte. Yes, opo. Meron ka rin po, syempre, meron din po peanut dito, butter. Bicol naman po, peanut butter. O, meron din po akong pili. Ayan. Mga pili flavored po na peanut, tsaka meron din pong peanut butter. Galing po itong Legazpi. Ang galing. Yan. Ito naman po. Yan. Ito naman po galing Mindanao. Opo. Opo. Lahat po ng klaseng kape opo. Na galing ng Mount Apo, ang galing. Mount Canlaon. At lahat ng ito, itong istorya, kaya natin siya na-feature, lahat ng ito sa bahay mo lang nagawa. Opo. Ano po? Actually, ang gamit ko po dito, hindi laptop, cellphone lang. Cellphone lang. Kasi hindi pwedeng laptop eh. Dahil yung dalawa kong anak, boys sila, gusto nila, magta-type din sila doon sa laptop kung nag-edit ako. Ginagamit nila yes. yung laptop. So, habang halimbawa po, nagpapa-breastfeed po kasi ako. So, habang nagpa-breastfeed, natutulog na siya, nag-i-edit po ako sa Canva. Oo, ikaw lang. Yung mga design po na yan, yan. Yes, oo. Yung mga design po na yan, ako po yung nag-edit niya. Opo. At si Mr. po, ano kasama na po siya sa negosyo? May sarili po siyang pinagkakabalaan? Yes, meron po. Ayan, so kaya tulong, po talaga tulong. Most of the time po, nasa bahay po talaga ako. Tulong-tulong, aba. Nakikita ko si Mr. Eh. Shoutout. Supportive si Mr. Eh. Nalito siya. Balita ko po, inumpisahan nga ito. Inumpisahan niyo po ito noong 2022. A year later, masasabi niyo nga nag-improve at nagkaroon ng pagbabago sa kabuhayan. Opo. Kasi
alam niyo po, hindi naman po ang isang business nagsa-start siya ng malaki agad. Okay. So, nagsa-start muna siya ng paunti-unti. Pero magandang tulong kasi kahit nga po yung sa mga pang-araw-araw natin na bill sa bahay, nakakatulong siya. Pwede, nakakatulong din po ito, pambili po ng pambaon ng mga anak ko. Tama. Lalo na sa school, yung mga snacks nila. Nakakatulong po talaga. Mahusay, mahusay. Mm-hmm. Ano pong plano niyo po? Alam ko po, may plano kayo to make it big, i-diversify natin ang negosyo. Ano pong plano po niyo? Malalaki na po yung mga anak ko. Mrs. Tamang, ano ba ngayon? Ang gusto ko po talaga, ang project ko po, is yung mobile car. Yung uso po ngayon, yung may van. Opo. Tapos, nagta-travel po. Mobile store siya. Yes, kasi po pag isa lang naman kasi siya ng place, hindi siya madi-discover ng ibang tao. Oo, dalhin mo mismo roon. Opo, kumbaga, di ba meron po ngayon na yung parang van na nandoon yung coffee shop. Ito naman po iba. Pwede rin, pwede rin. Bawa, si Tamang Local goes to North Area to South Area. Ganun po. Galing. Kasi display lang po namin yun. Ang galing. Ano po masasabi niyo po ng mga ang mga traits or quality ng mga Pinoy products natin na masasabi niyo worth ibenta, worth i-position sa world market? Katulad po nito, pili. World class po. Tayo lang po ang meron nitong pili. Mm-hmm. Diba? So kahit i-compare niyo po yan sa ibang nuts, ito ang pinakamasarap, pinakasoft. Gusto kong tikman eh. Oh, diba? Nakakatuwa, nakakatuwa. May crunchy. Opo. At saka, syempre, mga ang gawaing manggawang Pinoy, syempre, mula sa isang masipag ang mga Pilipino at magaling gumawa, masinsin ang mga produkto, ano po, mahusay. Mm-hmm. Katulad po, ito, mangosteen. Mm-hmm. Wala naman po nito sa ibang bansa talaga, na ang mangosteen, meron pa siyang malunggay and corn. Oh, corn, oo. Oh. So, rich in antioxidant po ito. Mm-hmm. So, ang kagandahan po nito, nakakagawa po ito ng 30 to 60 cups. Mm-hmm. So, kailangan mo lang ng kutsarita, kalahating It'll kutsarita po. Way. Tapos yun na, tunaw na ho. Yun parang na instant na kape. Opo. So, talaga may ilalaban sa world market, sa pang-international ang produktong Pinoy. Masasabi niyo po, ano po? Yes, opo. Opo. Very good. Saan po natin kaya na maaaring mapuntahan o mapuntahan ang sites niyo po at mabenta po natin? Pwede po natin na i-visit or tingnan po ang ating site sa Facebook. Type nyo lang po yung Tamang Local Products PH. Ayun, naka-flash na. And sa Shopee po, i-type nyo rin lang din po, Tamang Local Products PH. Ayan. Hello po mga kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!